Hey guys, it's me, Jello Pineda, and welcome back to my channel. And in today's video, we're gonna be talking about 5 tips on how to resell your used sneakers. Thank you so much for checking on this video today, and I do hope you guys are having a wonderful day. And if you're new here, please make sure that you're subscribed to my YouTube channel. And if matagal ka na rito, maraming salamat for sticking with me. One reason ba't ko ginagawa yung video na to, simply because I came across one point na I need to let go of some sneakers. I'm thinking of reselling some of my sneakers. But of course, we're not here to talk about which sneaker I'm gonna be reselling. We're gonna be talking about the tips on how to resell your sneaker. Para medyo mas mataas yung market value ng sneaker natin. Number one, before you sell your sneaker, you need to at least clean your sneakers. So you need to clean your sneakers. Why? Kasi kung i-compare mo, magpo-post ka ng picture ng sneaker na madumi versus magpo-post ka ng picture ng sneaker na malinis, sa palagay mo, alin dun yung mas hindi babaratin? Diba? Probably, mas hindi babaratin yung mas malinis na pair. Kaya, before you sell your sneaker, do not forget to clean your sneakers. Sa upper material, sa midsole, sa outsole, and even sa inside na sneaker. Para at least kahit papano, hindi sila babaratin ng seller. Kasi syempre, kahit naman ikaw, kung ikaw bebentahan ka ng sneaker na medyo madumi, medyo dapat palugi. Tama. Pero if medyo, ano naman, medyo malinis, kumbaga, ma-preserve natin ng konti yung price niya. Okay? So, for example, if I was to sell an Ultra Boost for, maduming Ultra Boost for about 6,000, siguro walang papansin. Pero syempre, again, depending nga naman kung anong Ultra Boost yun. Pero what I'm trying to say is, kung mas malinis yun, probably mas ma-bump ko pa yung price niya to 6,500 or to 7,000 pesos. And then number 2, make sure na kasama niya pa rin yung mga original niyang box and inserts. Kung walang box, okay lang, specify mo lang na walang box. Pero kasama yung box, sama mo naman pati inserts. Kasi there are times na syempre the authenticity of the sneaker, magdedepende niyan kung meron siyang inserts, meron siyang paper, meron siyang mga tags pa. So kung nandiyan pa, isama mo siya. Kumbaga, dapat maging part na rin siya ng package. Okay, since you're selling the sneaker, kasi there are some na yung mga inserts dahil maganda, hindi na sinasama pag nire-resell kasi mababa yung presyo. Diba? So, kumbaga, for me, in my perspective, mas maganda, at least yung buyer, diba, kahit hindi bago yung sneaker, at least makita niya kumpleto pa rin naman siya. It still gives that premium feel. At since andyan yung premium feel na yun, kumbaga, para mas anuhin niya na bilhin siya sa presyo na binibigay mo. Number 3 is ID and name tag. Alright, so whenever posting a sneaker, especially your used sneaker, sa mga, for example, sa Facebook groups, or even kusan mo pa-post OLX or something, I would suggest na magkabit ka ng name tag. Kasi sometimes, kapag wala kang name tag, iniisip ng tao is photograph. At the same time, yung mga gustong gumawa nga ng mali or gustong gumawa ng, minsan gusto mang scam, tapos nakita yung sneakers mo, pwede nilang kunwari ibebenta. Yung iba ginagamit nila is just, you know, a piece of paper, tapos talaga nila ng, susulatan lang nila ng pangalan nila, tapos kakabit sa sneaker. So ako, whenever I sell, I always put itong name tag na to, Gel03. Kumbaga, para alis, sinasabi ko na sa akin talaga yung sneaker, it's with me, at ako lang yung meron nito, hindi naman siguro ito gagayahin. So, diba? At least safety, walang ko photograph. At the same time, yung mga ibang mods and admins sa mga Facebook groups, they really require ID or name tags. So, lagay nyo naman na to. Alright? Para at least walang kukuha, walang magpo-photograph, tapos sabi nila sa kanila, binibenta nila. And para para maiwasan na rin natin na merong ibang taong mascam. Number 4, be honest with the condition of the sneaker. Minsan, meron tayong mga, para mabenta natin yung sneaker, meron mga parts na, kung halimbawa may konting defect na yung sneaker, merong konting paint chip, tinatago natin. Kasi pag nakita, baka mas mababa pa yung presyo. I would suggest na isabihin nyo na kaagad yung mga in conditions mismo na sneaker. If it's brand new, BNDS, or near dead stock, yung once lang na use or fitted once, or kung meron siyang damage talaga, or meron siyang nag-yellow na yung boost, or scratches sa air bubble, yung mga ganun. So, ilagay nyo na kagad para at least yung taong willing na tumanggap ng ganung klaseng problem ng sneaker, siya yung lalapit sa'yo. Hindi mga naghahanap talaga ng medyo close to brand new, yung something na ganun. Tip number 5, dapat okay din ang lighting ng picture mo.
pictures do sell. Huwag mong i-overbright yung picture. Para lang matago natin yung scuffs, scratches niya, tataasan natin yung lighting ng picture para medyo matago yon. At the same time, huwag natin masyadong papakababaan yung lighting niya. Kumbaga, dapat fair yung lighting niya para nakikita na maayos yung sneaker. So when it comes sa mga pictures, aside from yung lightings niya, from light super maliwanag to sobrang dark, dapat yung tama lang. At the same time, dapat ilagay mo lahat ng angulo ng sneaker mo. Mula sa lateral side, to the medial side, toe box, outsole, kung pwede nga, pati insoles isama mo eh. Kumbaga, tanggalin mo, tas picturean mo din para makita nila. And then again, nabanggit ko nga kanina na at least yung possible na bumibili, halimbawa ako, sa akin, okay lang naman yung bibili ako ng sneaker na medyo used ng konti, kung kaya ko pa naman siyang linisin, I would still get the pair. Pero kung hindi na talaga, baka pass ako. To wrap everything, syempre, add sneaker Facebook groups. Pwede ka naman magbenta sa OLX, pwede ka magbenta sa mga tropa, pero para mas lumaki yung reach mo, try to add Facebook sneaker groups para mas maraming tao ang makita ng post mo. I created a video before about Facebook sneaker groups. I'll link them here as well para makita mo. Ngayon, diniscuss ko dito at nilagay ko rin sa inyo mga links ng mga Facebook sneaker groups na sinalihan ko para at least kung magpo-post man ako ng sneaker na something for sale, at least maraming audience, maraming pwede makakita ng mas malaki ang reach ng sale post ko, mas marami ang possible na pwedeng bumili. Alright, so huwag ka lang mag-i-stick sa isang Facebook sneaker group, kumbaga, dapat mas maraming places para mas mabilis siyang maibenta. Kasi yung need ng isang tao sa sneaker group na to, hindi ka parehas ng need ng tao sa sneaker group na to. So magkakaiba eh. At the same time, hindi naman lahat ng tao sabay-sabay yung knowledge nila sa sneakers or sabay-sabay yung growth nila when it comes sa sneaker hunting. Like yung iba, ngayon pa lang sila naghahanap ng Element React 87, last year pa nag-release yun. For example, ako naman, last year pa nag-release yung Puma RSX, pero ngayon lang ako nagkaroon ng desire na bumili niyan. So, kumbaga parang, it's never too late. Just post yung sneaker na gusto mong ibenta. And then again, just follow these rules or just follow these tips and possible, makuha pa rin yung presyo na gusto mo siyang ibenta. Alright, so wrapping it up. Number one, clean your sneakers. Number two, make sure na kompleto yung ibibigay mo. Like box and inserts, shoe trees, etc. Be honest with your issues. Okay? Next is use a name tag or an ID tag. Next is yung lighting and pick angles ng sneaker sa post mo. And then lastly, syempre, add mo yung mga sneaker groups para mas marami kang audience or para mas malaki ang reach ng sale post mo. So, yun. Anyways, yun lang naman eh. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi yun yung gagawin ko dahil I'm gonna be selling probably 5 sneakers. I don't know. Hindi pa ako decided eh. Actually, kanina pa ako nag-isip-isip dito kung anong bebenta ko. Pero parang, ang hirap lang mag-let go eh. Parang ayoko mabawasan. Pero yung iba, di ko na nagagamit. So, anyways, yun lang, no? Maraming salamat for checking on this video today. I do hope na meron kayong natutunan kahit ganito lang yung video natin. And if you like this video, please go ahead and smash that thumbs up button. And kung bago ka dito, make sure that you are subscribed to my YouTube channel. And if matagal ka na rito, maraming salamat all for sticking with me. So, yun lang. And I'll see you on the next video. Peace, guys!